Bago tayo magsimula mga kabayan, simpleng katanungan, simpleng survey at sana sumagot kayong lahat. Upload na ba natin kaagad yung episode 9 bukas ng Langis ng Ermitaño? Hashtag letter A kung upload mo na yan JD. At hashtag letter B kung wag na muna JD, ibang kwento muna. Kayo nang balang sumagot mga kabayan, nakadepende sa inyong kasagutan ang gagawin natin. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. O sige, tapusin nyo na muna ang mga yan at nang makapag-almusal na tayo. Nagluto na si Nonoy ng inihon na dalag at ginataang labong. Wika ni Abilino. Bigla siyang nakahinga ng maluwag dahil nabawasan na ang aalalahanin niya. Matapos kumain ay muling kinausap ng ermitaño sina Abilino. Abel, ituturo ko sa iyo ang pamamaraan para maging lason sa aswang ang dugo mo. Ngunit bago ang lahat, gusto kong sabihin mo sa amin ang totoong pinagmulan mo. Wika ng ermitaño. Kaagad namang napakamot si Abel dahil alam niyang hindi na siya makakapaglihim pa sa mga kasaba. Opo, tatang. Pasensya na po kayo kung nilihim ko sa inyo ang lahat. Totoong sinabi ni Tatang Hermes. Hindi ko alam kung paano niya nalaman pero mula ako sa angkan ng mga babaylan. Ang nanay ko ay purong dugo at ang tatay ko naman ay mula sa angkan ng mga ituman. Pagpapaliwanag ni Abel. Kagad namang sinabi ni Mang Hermes kung paano niya nalaman ang tungkol sa pagkatao ng binata. Ang suot mong medalyon, bata. Walang ibang nakakapagtanga ng ganyan kung hindi ang mga manggagamot at antingero mula sa lahi ng ituman. Ang mga marka mo sa katawan, mga sulat ng kamay, isang babaylan yan. Walang ibang makakabasa kung hindi ikaw at ang pinagmulan mong angkan. Hindi ako naging ermitanyo ng walang daylan. Alam ko din na nag-iisa ka na lang na naiwan sa lahi nyo dahil inubos ng mga aswang ang buong angkan mo. Parehong mula sa tatay at sa nanay mo. Wika ng ermitanyo. Na ikinagulat naman ni Abilino maging si Nonoy, hindi alam ang tungkol sa bagay na ito. Kaagad namang nagkwento si Abel tungkol sa mga naganap. Totoo pong sinabi ni Tatang Hermes. Nasa edad 15 ako ng mga panahong yun. Sinalakay ng pangkat ng isang kulto ang aming pamayanan. Wala kaming kaalam-alam na magaganap yon dahil wala namang nakakaalam ng lokasyon ng pamayanan namin. Nagulat na lang ako nung bumalik ako galing sa bayan. Nasusunog na ang lahat ng kabayan. Wala na mga magulang ko at lahat ng mga mahal ko sa buhay. Unti-unting nag-iiba ang boses ni Abela habang nagsasalita. Pinipigilan ng binatang umiyak sa harapan ng mga kasama. Maraming salamat, Abel. Pero bueno, ngayon alam na natin ang pinagmula ng lakas mo. Siguro panahon na para malaman mo kung paano mo yan gagamitin laban sa mga mangingilaw. Ngunit pinapaalala ko sa iyo, nakakailanganin natin ng magsasakripisyo. Wika ng matanda. Tumugon naman si Abel na handa siyang gawin ang nararapat para sa ikakatahimik ng lahat. Hindi na nagsayang pa ng panahon si Mang Hermes. Kaagad niyang kinuha ang mga kagamitan. At pinakita kina Abilino ang mga kasulatan tungkol sa paggawa ng lason mula sa dugo ni Abel. Hinawakan nito ang kamay ng binata at biglang sinugatan. Isinahod niya ang dugo nito sa isang mangkok na gawa sa baon ng nyog. At matapos nun, kumuha siya ng langis ng baboy ramo at ipinatak doon sa bao. Laking gulat nila Abilino nang makita nilang unti-unting nagbabago ng kulay ang dugo. Mula sa matingkad na kulay pula, nagiging kulay itim ito. Teka, Manong, paano naman natin malalaman ang bisa niyan? Wika ni Abilino. Magandang tanong. Kumuha ka ng sanga ng isang patay na halaman, Nonoy.
wika ni Mang Hermes. Kaagad namang kumuha ng isang tangkay ng natutuyong halaman si Nonoy at inabot sa ermitanyo. Dugo ni Abel na hinaluan natin ng langis mula sa baboy ramo. Lason para sa mga aswang. Ngunit lunas ito para sa mga tao at halaman. Muling wika ng ermitanyo. Sabay sawsaw ng dahon sa baong may pinaghalong dugo at langis. Matapos nun, binaon niya ang dulo ng tangkay sa lupa. Ilang segundo lang ang nakalipas, nakita nilang unti-unting sumisibol ang dahon na ito. Hanggang sa maglabas ang tangkay ng isang napakagandang bulaklak. Kapwa na pangangasi na Abelino dahil hindi nila akalain na may ganito palang kakayahan ang langis. Ngayon, Abel, mukhang kakailanganin mong humigop ng maraming sabaw ng tinola. Kailangan natin ng dugo mo para gumawa tayo ng maraming lason sa mga aswang. Wika ng ermitanyo. Kaagad namang sumang-ayon ang binata. Matapos nilang kunan ng dugo si Abel, kaagad sinimula ni Mang Hermes ang paggawa habang isinisilid naman ni Nonoy at Abelino ang mga nagawang lason sa botelya. Siguro naman ay sasapat na ang mga lasong yan. Tandaan nyo, isang maliit na patak lang nito ay kaya nang pumatay ng dalawang aswang. Maglaan din kayo para sa sarili nyo kung sakaling masugatan kayo ng kalaban. O siya, natupad ko na ang pakay ko dito sa lugar. Panahon na para lumisan ako. Wika ng ermitanyo sabay tayo. Akmang pipigilan pa sana siya ni Abelino nang bigla na lang itong naglaho kasabay ng usok na binuga niya mula sa kanyang pipa. Kinagabihan, kaagad na din nilang inumpisahan ang pagbabawas ng mga kalaban. Kagaya ng una, inikot nila ang buong kabayanan upang hanapin ang nagkalat na mga ngilaw. Gamit ang maliit na kutsilyo, pasimple nilang nilalapitan ang mga ito at tinutusok ng bahagya ang dulong isinawsaw sa lason. Nagugulat na lang ang mga tao sa paligid dahil biglang nangingisay ang mga may ngilaw. At kapag nasiguro nilang patay na ito, saka pa lamang sila aalis sa lugar. Nagpatuloy ang tagumpay nila hanggang sa tila napapansin na ng mga kalaban ang unti-unti nilang pagkaubos. Dahil halos wala nang makitang aswang sa paligid ang tatlo. Mukhang nagsipag-alisa na sila, Lolo. Wala na po akong nahanap sa araw na to eh. Wika ni Nonoy at ganun din ang sinabi ni Abel. Inakala nilang umatras na ang mga kalaban. Ang hindi nila alam, natunto na pala sila ng mga ito. Isang umaga, may lumapit sa kanila para magpagamot. Sa pag-aakalang pangkaraniwang pasyente lang ang mga ito, pinatuloy sila ni Abelino. Ngunit laking gulat niya nang makapasok na ito sa bakuran. Biglang humarang ang alaga niyang si Takal sa daanan. Alam ni Abelino kung ano ang dahilan ng pagharang ng alaga, kaya kaagad niyang kinumpronta ang mga ito. Kung ako sa inyo, magpapakilala na ako. Hindi kayo sasantuhin ng alaga ko. Anong pakay niyo sa akin? Wika ni Abelino. Hindi na sumagot ang mga ito. Salip ay nagpatuloy sila sa paglalakad papasok. Agad namang nagbuga ng hangin sa ilong ang malaking itim na barakong baboy ramo bilang huling babala sa mga tao. Naparito kami para iabot ang mensahe ng aming pinunong si Andres. Hindi na magtatagal at magtatagpo na ang landas niyo. Kaya kung ako sa inyo, maganda ka na. Wika nito sabay talikod. Medyo kinakabahan si Abelino sa sinabi ng mga may ngilaw. Maya-maya lang ay dumating na si Nonoy at nakita niyang nakatulala si Abelino sa harap ng mesa habang humihigop ng kape. Nilapitan niya ito at naupo sa tabi. Lo, ano pong problema? Parang ang lalim po ng iniisip niyo ngayon ah. Wika ni Nonoy. Kaagad namang tumugon ng matanda.
Wala to, Nonoy. May mga bagay lang akong naaalala. Siya nga pala, si Abel ba nakabalik na? Paglilihis ni Abelino ng usapan, nahahalata ito ni Nonoy at alam niyang ayaw itong pag-usapan ng kanyang lolo, kaya naman hindi na siya nagtanong pa. Mukhang nasa balon pa po yata, lolo. Nagigib po ng maiinom na tubig. Tugon ni Nonoy at kagad na itong nagpaalam upang sundin ang kaibigan sa balon. Ngunit saktong pagdating niya, nakita niya ang kaibigang nakalabasang itak at tila may inaabangan. Pinili niyang bumunot na din ng kanyang itak at nagtago sa isang puno. Maya-maya pa, nagsipaglabasan mula sa mga puno ang dalawang kalalakihan. Sinugod ng mga ito si Abel. Dali-dali namang tumalon sa harapan si Nonoy at sinangga ng taga ang kamay ng isa sa mga aswang. Nagawa niya itong maputol dahilan para mapaatras ang mga ito. Ni hindi man lang nila naramdaman ang presensya ni Nonoy ng mga oras na yon, ang buong akala nila ay nag-iisa lang si Abel. Niyaya niya itong bumalik ng tahanan upang ipagbigay alam kay Abelino ang naganap. Ngunit laking gulat nila dahil walang tao sa tahanan. Naiwang nakabukas ang pintuan. Maging ang iniinom na kape ng matanda ay nasa lamesa lang. Inikot ni Nonoy at Abel ang buong paligid ngunit maging ang dalawang malalaking baboy ramo ay hindi na din nila makita. Nako, naloko na. Saan naman kaya nagpunta yun? Wika ni Nonoy. May kutob akong sumugod na mag-isa si Maestro. Maaaring manganib ang buhay niya, Nonoy. Sundan natin. Malamang hindi pa siya nakakalayo. Wika ni Abel. Dali-daling umalis ang dalawa bit-bit ang kanilang mga kagamitan. Hindi nila alam kung saan maaaring nagtungo ang matanda. Dahil wala ni isang bakas ang naiwan nito. Hanggang sa naalala ni Nonoy ang dalawang baboy ramo. Kahit medyo madilim na, pinilit niyang sipatin ang lupa upang hanapin ang mga bakas ng dalawang baboy. At hindi nga siya nagkamali. Kaagad nahanap ni Nonoy ang mga bakas na maaaring makapagturo sa pinuntahan ni Abelino. Dali-daling tumakbo ang dalawa upang sundan ang mga bakas. At kaagad nilang natuntun kung saan ito nagtapos. Nakita nila si Abelino na nakatayo sa labas ng isang malaking lumang gusali. Pinili nilang magmatsyag muna. Nagkubli ang dalawa sa isang puno at pinakiramdaman ng paligid. Nang makita nilang pumasok ang matanda sa loob ng gusali, kaagad nila itong sinundan. Laking gulat nila dahil wala namang katao-tao doon sa lugar. Pare, mukhang mali tayo ng akala ah. Wala naman kasing kalaban dito eh. Wika ni Nonoy. Kaagad namang tinakpan ni Abel ang kanyang bibig. Huwag kang maingay, Noy. May mga tao sa paligid natin. Dahan-dahan tayong umatras dahil mukhang hindi sila natutuwa sa presensya natin. Tugon ni Abel at unti-unti silang lumabas ng gusali. Habang naglalakad ay nakakarinig sila ng mga yabag ng paa. Inikot ni Nonoy ang kanyang tingin upang makita kung saan nang gagaling ang mga yabag. Narinig nila na bigla itong huminto. Napahinto rin ang dalawa sa paglalakad. Nang bigla na lang may narinig silang nagsalita. Hindi ko akalaing napakabilis mauto ng mga alagad, Abelino. Ngayon, siya na lang ang kulang. Wika nito sabay kumpas ng kanyang mga kamay. Kaagad nagsipaglabasan ang mga nilalang sa dilim. Dito nila napagtanto na pumasok sila sa isang malaking patibong. Naloko na. Sinasabi ko na nga ba eh. Maganda ka, Nonoy. Mukhang mapapalaban talaga tayo. Wika ni Abel. Kaagad na ding bumunot ng sandata si Nonoy. Ang bawat patalim na dala nila ay binabad sa pinaghalong dugo ni Abel at langis ng baboy ramo.
Kaya naman panatag silang dalawa na magagawa nilang talunin ang mga aswang. Pinalibutan sila ng mga ito at isa-isang sumugod ang mga nilalang. Samantalang si Andres naman, nanonood lang sa sulok habang nakatago sa dilim. Sige, lumaban kayo hanggang sa maubos ang mga lakas nyo. Sa uli, kami pa din ang mananalo. Wika ni Andres. Ngunit habang nagtatagal, tila unti-unting nauubos ang kanyang tauhan. Samantalang ang dalawang binata, nakangiti pa habang nakikipagpalitan ng atake sa mga aswang. Tuluyan ang naubos nila Nonoy ang mga kalaban sa loob ng gusali. Sa pagkakataong ito, bumaba na si Andres sa kanilang kinaroroonan. Mga walang iya kayo. Anong kalapasanganan ang ginawa nyo? Wika nito. Dahil alam ni Andres, muling babangon ang kanyang mga kampon. Kahit anong sugat ang kanilang natamo ay mabubuhay sila. Kaagad ding maghihilom dahil sa taglay nilang langis na itim na baboy ramo. Kaso nga lang, hindi niya inaasahan ang dugo ni Abel. Pasensya ka na, kaibigan. Hindi namin mahayaang magkalat kayo dito sa bayan namin. O paano ba yan? Nag-iisa ka na lang. Sigurado ko bang lalabanan mo pa kami? Wika ni Nonoy. Ngunit hindi pa man nagtatagal. Bigla siyang sinugod ni Andres sabay hawak sa kanyang leeg. Halos hindi na nakakurap ang binata ng mga sandaling iyon sa sobrang bilis ng pagkilos ng pinuno ng mga may ngilaw. Hindi ako nabuhay ng daang taon para hamakin lang ng isang kagaya mo. Huwag kang magmadali, bata, dahil darating tayo dyan. Sa ngayon, iiwan ko muna kayo dahil may mas mahalaga kong aasikasuhin. Wika nito sabay hagis kay Nonoy papunta kay Abel. Nasalo niya ito, ngunit kaagad ding nakatakas si Andres. Dali-dali nila itong sinundan, ngunit hindi nila naabutan ang may ngilaw. Maya-maya pa ay nagpakita na din si Abelino. Anong ginagawa niyo? Hindi ba sinabi ko na walang sasalakay nang hindi ako nagbibigay ng utos? Laking pagtataka ng dalawa dahil ang alam nila, sinundan nila papunta doon ng matanda. Ngunit napag-alaman nilang kakarating pa lang nito sa lugar. Pero maestro, ikaw po yung sinundan namin dito. Kasama mo yung alaga natin. Tugon ni Abel. Ngunit napailing ang matanda at ayon sa kanya, hindi siya umalis ng tahanan. Naroon lang siya sa likod at nagpapakain ng dalawang baboy ramo. Teka, eh hinanap po namin kayo dun ah. Eh sino po pala yung sinunda namin? Wika ni Nonoy. Dito na napag-alaman nila Abelino na pinain ni Andres ang dalawang binata upang malaman kung ano ang alas na tinatago nila laban sa kanyang pangkat. Kinagat nyo ang pain ni Andres. Masyado kayong nagpapadalos-dalos. Hindi ka man lang nag-isip, Nonoy. Sa akin mismo nang galing na hindi kayo sasalakay ng walang pahintulot. Wika ni Abelino. Kaagad na din silang naglakad pa uwi. Ngunit habang nasa daanan, sinalubong sila ng isang malaking pangkat ng mga tao. Sa pagkakataong ito, hindi mga aswang ang mga iyon, kung hindi pangkaraniwang taong bayan. Mga Abelino, nagkakagulo na po sa bayan. May mga hindi kilalang kalalakihan ng nanunog ng mga kabahayan doon. Wala din pong nagawa ang kapulisan dahil parang hindi sila tinatabla ng bala. Wika ng isang lalaki. Nagkatinginan sina Abel at Nonoy dahil sa naalala nila ang sinabi ni Andres bago ito umalis. Nako, baka ito yung sinasabi ni Andres ah. Tara na po lolo, puntahan na po natin. Wika ni Nonoy at dali-dali na silang tumakbo papunta sa bayan. Nadatna nila ang mga kalalakiang sinusunog ang mga kabahayan at sinasaktan ng mga tao.
Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Nunoy. Kaagad na itong sumugod. Sumunod na din si Abel. Samantalang si Mang Avelino naman, ginamot ang ilang sugatan na malapit sa kanya. Habang ginagawa niya yun, may isang lalaki ang bigla na lang sumipa sa kanyang likuran. Napasubsob siya sa lupa. At nang lingunin niya ito, nakita niya si Crisostomo. Hindi ko akalaing magkikita pa tayo dito, tanda. Oo, natanggal mo na ang pagkaaswang ko nung huli tayong magkasagupa. Pero hindi mo nakuha sa akin ang tangan kong mutya. Wika nito sabay taga sa matanda. Ngunit hindi pa man tumatama ang gulok niya kay Abelino. Kaagad na ding tumalsik si Crisostomo. Nang lingunin ni Abelino kung sino ang may gawa, nakita niya si Takal na papasugod sa kalaban. Oh, tama ka. Hindi ko nga nakuha ang tangan mong mutsa. Pero hindi mo rin inisip na may kakampi akong mas malakas kung ikukumpara sa'yo. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Abangan natin ang susunod na episode ng Langis ng Ermitanyo. At sana sagutin nyo ang ating katanungan dahil nakadepende sa sagot nyo ang gagawin natin para sa susunod na upload. Yun lamang, mga kabayan. Muli, maraming salamat.